No election sa 2019 at pananatili sa pwesto habang pinapalitan ng uri ng gobyerno sa federalismo. Yan ang gusto ng ilang kongresista kung maaaprubahan ang isinusulong na pagpapalit ng forma ng ating gobyerno. Changing systems is really hard, no? Papalitan mo yun eh. You change the system is really hard. So kailangan kung sino yung nag-nurture niyan, kung sino nag-alaga niyan, kung sino nagbuo niyan, sila muna magsisimulang magpa-implement para mapunta po sa tamang direksyon. Dapat ito magtuloy-tuloy ito hanggang matapos. And the only way by which we can do that, and I don't think we can do this within a year or so, postpone yung elections on 2019 so that we can finish the task. Kasi kung hindi, maangampanya na kami. Gusto rin ng ilang kongresista na gawing 4 na taon imbis sa 3 taon ang termino nila at gawing only ang pagtakbo o walang term limit. Palagay ko kung maganda naman ang ginagawa ng isang public servant, pwede ba ito? Pero ang iba, tutol. With a term extension or no election, it is self-serving. Parang it will not look good for us to do it because it will benefit the members of Congress specifically. So parang there is some question of morals here. Wala rin nakikitang dahilan ng mga senador sa Noel. Ayon kay Senate President Coco Pimentel, malabo raw kasi itong pumasa sa taong bayan sa plebisito. Pwede ngang i-propose yun, pero mananaig ba yun? Mananaig ba yung proposal na yan sa konstitusyon na isasubmit natin sa taong bayan? So most likely hindi. Unless gusto namin i-reject ng taong bayan yung aming ipopropose na konstitusyon. So hindi namin gagawin yun. Nakatakda namang ihain ni Pimentel ang panukalang magbulong ang Senado at Kamara sa isang constituent assembly para talakayin ang pagbabago sa uri ng gobyerno. Tingin na Senate Minority Leader Franklin Drilon, ngayon pa lang, tila kumikilos na si Speaker Pantaleon Alvarez para ikondisyon ng publiko sa paghuwag sa Senado sa ilalim ng bagong uri ng gobyerno. Tinawag kasi ni Alvarez ang Senado na mabagal na kapulungan. I think this is part of the effort para pababain ang tingin ng tao sa Senado para pagdating noong charter change, kung ibig nilang burahin ang Senado sa pamahalaan, madali na. Patuloy na kinukunan ng sagot ukol dito si Alvarez. Hindi naman daw mabubuwag ang Senado sa panukalang federalismo ayon kay Pimentel. Jam Cesante, GMA News.